unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw sa lahat. Ibabahagi ko lang po itong karanasan namin ng aking lolo sa isang bayan sa probinsya ng Iloilo. Taong 1985 ito nangyari at tandang-tanda ko pa ang mga kaganapan at kung paano kami binulabog sa bahay namin ng isang dating manliligaw. Sa mga panahong ito, ako po ay high school student. Napagpasyahan ko na manirahan sa bahay ni Lolo at doon na rin mag-aral sa nasabing bayan. Wala kasi siyang kasama sa bahay noon. At yung ilang tiyuin at tiyain ko naman ay mayroon ng mga sariling pamilya. At ako po ang pinakaunang apo, kaya malapit sa akin si Lolo. Simula kasi nung pumanaw si Lola ay araw-araw naglalasing si Lolo. At minsan, napabalitaan na lang namin na kung saan-saan ito natutulog dahil sa kalasingan. Yung bahay po namin ng nanay at tatay ko ay isang bayan ang layo mula sa bahay ni Lolo. Ngunit mayroon namang shortcut para mas mapadali ang pagpunta doon. Medyo bata pa naman si Lolo nung time na to. Masigla at sa awa ng Diyos noon, wala siyang iniindang sakit. Marami pong kwento sa lugar namin noon. Engkanto, multo, aswang at iba pa. Ayon pa nga sa lolo ko, minsan na rin siyang pinakitaan ng malaking tao na maraming alahas sa katawan sa mismong bahay namin. Isang umaga, maaga akong nagising at agad na nagsaing at nagluto ng ulam. Bago kasi ako umalis ng bahay, nilulutuan ko muna si Lolo. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, kaagad akong naligo at nagbihis. Pagkatapos ay naisipan kong gisingin si Lolo para mag-almusal. Papunta na ako noon sa kwarto ni Lolo. Ngunit hindi pa ako nakakapasok ay napasigaw ito. Takot na takot po ang boses niya at natataranta. Sinasambit niya ang pangalan ni Lola. Agad naman akong pumasok sa kwarto at nagulat ako nung tinuturo-turo niya ako at huwag daw ako lalapit sa kanya. Huwag mong kunin ang asawa ko. Huwag! Pasigaw na sabi ni Lolo, sabay turo sa akin. Hindi ko po pala nasabi sa inyo na noong nabubuhay pa si Lola at wala pa silang anak ni Lolo, madalas itong nananaginip ng masama at kukunin daw siya ng isang lalaki. Ayon pa kay Lolo, araw-araw daw nagigising si Lola noon nang wala sa oras. Pawis na pawis at hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit nung ipinagbubuntis na ni Lola si tatay, ang panganay niyang anak, nahinto ang mga masasamang panaginip. Siya nga po pala, nung time na to ay ilang buwan pa lang ang nakakalipas nung namatay si Lola. Kaya medyo hindi pa matanggap ni Lolo ang maagang pagkamatay ni Lola. Balik na po tayo sa kwento. Nang dahil nataranta ako sa sinabi ni Lolo, pumunta ako sa kusina at kumuha ng isang tabong tubig. Agad kong binuhos ang tubig sa mukha ni Lolo. Doon ay nahimasmasan po siya at tinawag ang pangalan ko. Bumalik din po siya sa normal noong sandaling iyon. At sa totoo lang, iyon ang pinakaunang beses na nakita ko si Lolo na nagkakaganoon. Kinilabutan talaga ako noon. Maya-maya pa ay lumabas si Lolo sa kwarto at agad naman kaming kumain ng almusal.
Mukhang nananaginip na naman ako ng masama. Sambit ni Lolo. Yan kasi Lo, bawas-bawasan mo naman ang alak. Sagot ko naman sa kanya. Napapailing na lang ito at kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi nagtagal ay naisipan ko pang manatili sa bahay ng isang oras. Titignan ko muna ang sitwasyon ni Lolo bago ako umalis ng bahay. Bahala na kung papagalitan ako ng aking guro sa eskwelahan. Lumipas ang isang oras ay naging maayos naman ang kalagayan ni Lolo at mukhang normal naman ito. Noong nagsabi na ako na papasok na ako ng eskwelahan, nangingi ito sa akin ang pambili ng alak. Ako po kasi ang humahawak ng budget namin na binibigay sa akin ni tatay at ng ilang tiyuin ko. Hindi, mamayang hapon na Lo, sasamahan pa kitang uminom. Sabi ko noon sa kanya para sumang-ayon ito. Talaga, hihintayin kita apo. Sagot ni Lolo. Agad naman akong umalis ng bahay Boss Chris at tumiretso sa eskwelahan. Habang naglalakad ako ay tumutulo ang aking luha kasi nakikita ko na malaki ang naging papel ni Lola sa buhay ni Lolo at hinahanap-hanap pa rin niya si Lola. Sa pagdating ko sa eskwelahan, hindi talaga ako mapakali. Hindi na pumapasok sa isip ko ang mga itinuturo ng aming guro. Ang iniisip ko noon ay si Lolo. Hindi po normal ang pakiramdam ko noong sandaling iyon at parang nag-aalala ako sa kanya na parang gusto kong umuwi para bantayan siya. Sa kalagitnaan ng klase, napatayo ako at humingi ng pahintulot sa guro namin na kung pwede iihi muna ako. Ngunit bitbit ko noon ang aking bag at sa paglabas ko ng silid, tumiretso ako sa gate at tumakbo papalabas ng eskwelahan. Nagawa ko ito dahil nag-aalala ako sa aking lolo. Takbo ako ng takbo noon at hindi ko alam kung bakit. Basta may kutob ako na parang may nangyayaring masama kay Lolo. Sa pagdating ko sa baryo, nakasalubong ko ang isang kakilala at naririnig daw niya na may mga kalabog sa bahay namin at parang may pinapalayas noon si Lolo at ang akala daw niya, ako yung pinapalayas. Kaya dali-dali akong tumakbo at noong dumating na ako sa bahay, nadatnan ko si Lolo sa isang sulok na umiiyak. Binabanggit ang pangalan ni Lola. Agad din naman akong napaiyak noon Boss Chris at nilapitan ko si Lolo. O sige, bibili na ako ng alak. Iinom tayo. Sabi ko noon sa kanya. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko para kumalma si Lolo. Kaya ito ang naisip kong paraan. Bumili po ako ng alak at nasa tamang edad na po ako noong mga panahong iyon. Ilang beses na rin po kasi akong huminto sa pag-aaral. Kaya sa edad na 20 anyos, nasa third year high school pa rin ako. Sa pagdating ko sa bahay, nadatnan ko na merong sinisigawan si Lolo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tinignan ang kwarto na tinuturo niya na parang may pinapapagalitan. Hindi nagtagal dumating ang isang kapitbahay namin na tawagin natin sa pangalang Tito Jesse. Pumasok siya sa bahay namin at agad na tumingin din sa kwarto na kung saan si Lolo nagagalit. Tiyoy, kalma lang. Tamang-tama may alak na pala. Tara na, uminom na tayo. Sabi ni Tito Jesse para kumalma si Lolo. Napapaisip na ako noon Boss Chris na parang nawawala sa tamang pag-iisip si Lolo. Ngunit noong binuksan ni Tito Jesse ang pinto ng kwarto ni Lolo, agad kaming napatakbo palabas ng bahay kasi mayroong isang mataas, malaki at itim na aso kaming nakita.
nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa akin ng diretso. Kitang-kita din po ito ni Tito Jesse. Sa paglabas ng bahay ay sigaw ng sigaw noon ng salitang aswang si Tito Jesse. Hanggang sa nakita na lang namin na tumalo ng aso sa likod ng bahay at tumakbo papalayo sa kagubatan. Yung lugar po namin ay literal na bundok, kaya maraming kakaw yan. Ang pinagtataka ko noon, Boss Chris, si Lolo ay mukhang hindi natatakot sa aso at mukhang merong tinatagong lihim si Lolo sa akin. Maya-maya pa, niyaya ako ni Lolo na uminom ng alak at sinabi niya kay Tito Jesse na huwag nang sumali kasi may importante kaming pag-uusapan. Ang susunod na maririnig niyo ngayon ay ang punot dulo ng kwentong ito. Habang nagiinuman kami, sinabi ni Lolo sa akin na yung aswang na nakita namin sa loob ng kwarto nila Lolo ay nagluluksa din sa pagkawala ni Lola. Nang dahil ang aswang na iyon ay ang dating manliligaw ni Lola ayon kay Lolo. Hindi daw nababaliw si Lolo noon. Nasasaktan nang talaga siya sa pagkawala ni Lola. Ang dating manliligaw daw ni Lola ay napapalitang mangkukulam at may lahing aswang. Nung hindi pa daw ipinapanganak si tatay, araw-araw na nanaginip daw si Lola at yung napapanaginipan niya ay yung dati niyang manliligaw na patay na patay sa kanya. Gusto siya nitong kunin. Ilang manggagamot na rin ang tumulong kina Lolo para lang maitaboy ang dati niyang manliligaw. Ngunit malakas daw ito. Noong nagkaanak daw si Lola, ay mas naging madalas pang pagpaparamdam sa bahay nila ayon sa kanya. Naging peste daw sa buhay nila ang dating manliligaw ni Lola. Alam daw nila tatay at ng mga kapatid niya ang kwento tungkol dito. Nung ipinanganak daw ang aking isang tiyuin, bunsong kapatid nila tatay, huminto daw ang panggagambala ng dating manliligaw. Ngunit noong pumanaw si Lola, gabi-gabi daw ay nananaginip si Lolo ng masama. At yung napapanaginipan niya ay yung dating manliligaw ni Lola. Parang sinisisi daw siya sa pagkawala ni Lola. Sa totoo lang, Boss Chris, noong nabubuhay pa si Lola, palagi itong sinisigawan ni Lolo at hindi inaalagaan ng maayos. Lasinggero talaga kasi si Lolo noon paman. At kahit sina tatay at ang ilan kong mga tiyuin, ay sinasaktan niya noon tuwing malalasing. Nagsisisi din naman si Lolo sa mga pinaggagawa niya noon. At nabulag lang daw siya ng ala kaya hindi niya masyadong nakontrol ang kanyang sarili. Iyak nang iyak noon si Lolo, Boss Chris. Ngunit kahit anong iyak niya, hinding-hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Hinding-hindi na niya maibabalik ang buhay ni Lola. Inatake po sa puso si Lola. Ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lumipas sa mga buwan, maaga akong nagising at tumiretso ako sa kwarto ni Lolo. Tatanungin ko sana siya kung ano yung uulamin niya noong umagang iyon. Nadatnan ko si Lolo na nakapikit ang mga mata at parang nakangiti. Ngunit wala nang buhay. Iyak ako ng iyak noon, Boss Chris. Normal naman po ang ikinamatay ni Lolo. Hindi siya kinulam o anuman. Fast forward ulit tayo. Sa lamay ni Lolo. Isang gabi. Ito yung huling gabi ng lamay. May malakas po na kalabog sa bubong namin. At nakaamoy ang lahat ng tao na nandoon sa lamay. Nang isang masangsang at parang nabubulok na amoy. At ilang minuto lang ang lumipas. Nawala ito. At napalitan ng isang napakabangong amoy. Ang kaganapang ito ay naganap din sa lamay ni Lola. Kinaumagahan, araw ng libing ni Lolo,
may nalaglag mula sa bubong ng bahay namin na dalawang bulaklak na kulay puti. Mababango ang bulaklak na ito at hindi ko po natatandaan kung anong klaseng bulaklak. Sa tingin po namin, iniwan ng isang nilalang sa bubong ng bahay ang mga bulaklak. Lubos na gumagalang Lorenzo ng Iloilo.